Magandang araw mga kapensyonados. Welcome back sa aking YouTube channel. And syempre, it's Saturday again, so GIN Best Update po tayo. Syempre, bago ang lahat, disclaimer muna tayo na hindi po ito sponsored video. So, ano lang ba ang update natin? So, bago po ako mag-update ng ating GIN Best, pakita ko muna sa inyo itong ating buy and sell order allocation, which is yun nga, marami pa rin po nagtatanong kung ano ba talaga yung makukuha natin, NABS PU, during we buy. So, dito naman makikita naman po natin pag nag-buy tayo ng Monday, makukuha natin NABS PU is on Tuesday. Ganoon din po, pag nagbenta tayo ng Saturday, makukuha natin NABS PU is on Tuesday. Ang pinagkakaiba lang po lagi is yung ating processing date, okay? Yung posting natin sa GMBS, yung pagtanggal niya sa GMBS, at pag-credit niya sa GCash. Yan, nandiyan naman po sa lahat po sa table. Makikita niyo po, yung table po na yan, ginawa ko na rin po, nag-buy na rin po tayo, nag-sell na rin po tayo, so, almost, yan po the same. Minsan lang po nagkakaroon ng katagalan, yung sa pagka-credit po niya, kaya pagka-posted po niya sa ating GMBS, o kaya sa GCash, pero same, yung NABS pa rin, ay hindi po nagbabago kung saan po siya. Kung bumili po tayo ngayon, always kinabukasan na NABS PU ang ating nakukuha. Pero tandaan natin, ang posting po ng NABS PU is 1-day delay, in 2 days delay po pag global, then yun nga, after po nun, panag-sell din po tayo, ganun din. Na nakikita lang po natin NABS PU is yung approximate lang po, hindi po siya actual. So, kaya pag nagbenta po tayo, ay magic-magic na lang po yun. Malalaman na lang natin kung ano na yung NABS PU na nabili natin. Okay? Pero huwag tayong kakabahan kasi nga, gaya na sabi namin lagi, lagyan nyo natin ng goal kung bakit ba tayo nag-i-invest para hindi tayo lagi benta ng benta. Okay? So, mag-ano tayo na ulit natin ng GMBS natin. So, okay. Ito po yung ating GMBS summary natin. So, hindi pa to updated yung dates natin. Okay, hindi pa to updated. So, ang investment update natin is today, 21. Pero ang date na NABS PU, ang lalabas po dyan is on the 19 and 18. Okay? So, update po natin. Okay. So, money market, yan. Ito po yung money market natin. So, ang update po natin date po dyan is yung 19. So, 8-19. Ang NABS PU po ng money market natin is 110.422233. Ayan. Ito medyo nakita na po natin dito ha. Bumaba yung ating money market. Ayan, bumaba yung ating. Makita rin naman natin dito. Ayan. Bumaba po siya. Then peso. Peso bond fund. So mga nakakita po ng aking ano, Battle of the Bond Fund. So hopefully natuwa po kayo sa ginawa ko. Pero syempre, short term pa rin, isang buwan lang po yon. So, along the way, update ko po yon. So, every 15 naman po ang NABS. Ang NABS naman ang update ko doon. So, ito yung ating saban naman po natin. So, mukhang nagbababaan po siya lahat. Mukhang nagbababaan. Nakita natin. Mukhang nagbababaan yung ating mga funds. Okay? So, medyo nakikita nyo na bakit yun yung nakasulat na sa aking ano, sa thumbnail natin, ba't ganun. Then, ito naman yung ating ano, equity, smart index. Ang NABS PU niyan. 395.52. Umangat naman ang ating ano, index natin yan, umangat. Oops. Umangat naman siya. So, dati, pababa, bila na mga umangat. Oh, ayan, di ba? Medyo goods. Medyo goods tayo yan. May kumita tayo. Then, global technology. Okay, global technology. Sabihin natin gusto nyo update ng aking Excel spreadsheet. Okay? Na, hindi kasi, sabihin natin na every month na kayo bumibili ng global, na global fund. Pero gusto nyo weekly na update yung inyong spreadsheet. So, wala po problema dyan. Ang gagawin nyo lang po, na dito, sabi mo lagi, copy. Then, insert. Then, huwag nyo na ito lagyan ng number kasi wala naman po kayong binili. Then, ang date, sabi natin date yun, is yun nga, 18. Wala kayong binili, so 0. Yan. Wala kasi tayong binili, kaya mawawala rin ito yung buy sell number. 0. Then, yung cost natin, then, NABS PU natin. Ano NABS PU natin nun? Technology.
2.2. Yan. So, nakadali natin dito. Zero yung unit setting. Kasi syempre, wala naman tayong binili. Yan. So, makikita natin. Yan. Medyo bumaba siya. I-equal na natin siya dito. Kasi ito naman talaga yung pinakalitest. So, ayan. Bumaba si technology natin. From last week na meron tayong kinita dapat, kasi yung gain natin, kasi hindi wala man tayong interest ito, kinita dapat natin 379, bumawa tayo, naging 289. So, paano na lang yan, di ba? Then, tingnan natin si global, consumer. Kaya sabi ko nga, dagdag tayo, copy, insert, nga, wala naman tayong binili, then, ito naman kasi pinaka-latest. August 18. Kaya tayo nyan. Then, magkala pa si consumer. Ayan. Si consumer. Paano na lang to? Yung mga bumulusok. Bumulusok yung consumer natin. So, malapit na siya dun sa isa kong binili na mababa. Yan. 175.87. Ang pinakalitis, 177. So, paano na lang yan? Anong gagawin natin ngayon? Tingnan natin ngayon summary natin. So, ayan. Kita natin summary natin na nagbumaba tayo, naging 35 na lang. So, yung last week natin, ito yung last week natin, so, same din. Copy. Insert. 821. Then, magkano? 1,400. So, magkano na lang ito? Ayan, nakita natin, di ba? From last week, yan, nakita natin, oh, from last week, diba, kita natin 295, tapos ngayon, bumaba, naging 35 na lang. So, paano na? Diba? So, benta-benta na lang ba tayo? So, yun, relaxan tayo. Tandaan natin, mag-relaxan tayo, inom lang muna tayo saglit. Eh, sabi ko, relax lang kayo. Bakit? Kasi nga, tandaan natin, tingnan nyo yung ginawa kong table ngayon. Kasi nga, para ma-inspire kayo. Ang mga table natin ngayon, meron tayong purpose. Diba? May purpose tayo pang emergency fund. Magkano ba yan? 100,000. So, ang tanong, na-reach mo na ba yung goal mo? 100,000. Diba? Hindi pa naman. Sabi natin, peso ban fund, ang goal mo for 10 years is magkano ka ng 250,000. Ang tanong, na-reach mo na ba yung goal mo? Di ba? Hindi pa naman. Sabi natin itong si peso equity, kailangan mo ng 500,000 para sa educational fund. Di ba? Anak mo. Na kailangan mo siya on the 10th year. Ang tanong, na-reach mo na ba yung 500,000 mo? Di ba? Hindi pa naman. So, di ba, magkano na lang masiguro nilalagay mo dyan? Ang tanong. Then, global technology, ang gusto mo magkaroon ka ng 1 million. Di ba? In the span of 20 years, gusto mo magkaroon ng 1 million, eh ilang buwan pa lang naman ikaw nag-i-invest. Diba? Ilang buwan ka pa lang. So, gusto mo kagad magkaroon kagad ng million. Pero lang, siguro kung million ka agad pinasak mo dyan, gusto mo siya agad madobot. Ibang usapan naman yan. Pero kung paunti-unti lang naman tayo nag-i-invest, pa isa-isang libo lang. O, diba? Tandaan natin, kung gusto mo magkaroon kayo ng 1 million, oh, ayan, bago kayo magkaroon ng 1 million, agad maaari sa ngayon, kailangan mo maglagay ng monthly contribution na 3,200. E magkano ba kinocontribute nyo? Sabi natin, 1,000 lang per month. So, hindi nyo pa rin ma-reach yung 1 million. Diba? Kundi kayo magdadagdag. Sabi natin si global consumer. Ayan, bumagsak si global consumer. Yan, bumaba nga siya. Ilang transaction pa lang ako dyan? 9 transaction, isang sales. Lumalabas, 8 buys ang ginawa ko. 8 buys transaction. So, ang gusto kong ma-reach is 1 million.
So, ang tanong, kailangan ba mag-panic? Hindi, kasi nandiyan yung goal ko. Yan, nandiyan yung goal ko. Yan, purpose ko. Kailangan ko siya kailangan. Ano purpose ko dyan? At kung kailan ko pa siya kailangan after 20 years pa. So, mayroon pa tayong malaking duration pa at malaki din duration yan para mag-correct pa yan. Tandaan natin. So, kung gusto nito makita pa yung history niyan, pwede siya tignan sa portfolio, di ba? Nandun yung history, yung performance niyan. Kasi nga po, kung every week natin tinitignan yan, every day nyo tinitignan yan, wala talaga mangyayari. Kasi nga, di nyo na nagagawa yung purpose niya. Di ba? Kasi yung purpose niya is long term. Yan ang purpose niya nga, for your retirement, o kaya for the education. Hindi naman ang GMS is for your daily needs. Hindi po siya for your daily needs. It's for your future needs. Hindi po pang daily needs. Okay? So, yan po ang intindihan natin sa GMS. Hindi po yung porket naglagay tayo ng pera, kinabukasan kikita na. Hindi po ganun. Pwede na ganun mangyari, pero hindi naman po yun ang purpose ng GMS po natin. Long-term horizon po tayo. Meron po tayong short-term goal, medium-term goal, long-term goal. Meron po akong video ng short-term saka medium goal. Check nyo na lang po kung paano ko siya ginagawa. Okay? Tignan lang po natin. Huwag tayo magpanik. Huwag tayo magpanik. Kasi, Sil, ano pa lang tayo? Sabihin natin eh. Ang bata pa lang natin sa GMBES. March pa lang po siya nagsimula. Ayan. March 24. Diba? March 24 lang ang nagsimula. So, bakit ako kakabahan ngayon kung kakasimula ko pa lang? Sana, pag yung ano natin, ang ating funds, in 5 years, hindi pa rin siya pangit pa rin yung performance niya. Lalo na pagka 10 years, pangit pa rin yung performance niya. Sigurado naman po, kailangan na natin mag-back out po dun sa fund na yan. Kasi, hindi na niya nasa-serve yung purpose. Kasi, mababa lang yung binibigay sa atin. Kaya ano nga natin, dapat medyo mataas na ito. At least 10%. Diba? Yan. So, mga ka-pensionados, huwag tayong mag-panic. Tandaan natin, itong ating ginagawa, natin ginagawa natin investment, yan na sinasabi ko, may presyo at pangalan. O, di ba? Kaya doon tayo mag-focus. Huwag yun sa pagtaas, baba. Huwag kagayon. Huwag kayong gawa ng daily, huwag gawing monthly. O, ginagawa ko weekly, di ba? Pero, even though I do it weekly, pinapakita ko lang sa inyo na ayos lang ang pagtaas, baba ng ating NABS PU kasi natural po yan. No? Pero nakita rin naman natin, ginagawa ko yung peso cost averaging, hindi naman po ako nababother. Okay? Yun nga lang. Makita natin, gain and loss natin mababa. So, no choice tayo dyan. Pero hopefully, along the way, hopefully, a year, makita natin na maganda ang performance niya. Kasi, makita nyo naman po, meron din ako ibang ina-update na investment performance. Naman. Nakita nyo na maganda ang performance sa ganong mga funds. Okay? So, ayan mga ka-pensionados, check uli natin, check uli natin kung okay ba ba si GMS natin. Okay? So, ito yung aking GMBS natin. Okay? Ngayon lang yan. Yan. Makita ko sa inyo. Ngayon lang yung GMBS ito. Kasama rin ito. Okay? Yan lang. Ngayon lang. Tangali. Then, makikita po natin. Ito pa rin. 19,476. Pero yung market value ko, 19,435. So, bakit ganon? Kita rin natin si technology. Technology, magkaiba rin. Peso money market, miski malit lang yan, magkaiba pa rin. Consumer, yan si consumer, magkaiba rin. Then, chinek ko itong index natin. 188 to 1847, mataas. So, then, peso ban natin 1812 peso ban 1812 27 26 ito 77. So bakit po ganyan? So nangyari po ngayong Sabado po, itong oras na to, alas 11 ng umaga. Hindi pa rin updated yung GMS natin. So ewan po natin ano nangyari sa loob ni GMS, pero hopefully nga ang nagagawa natin ano is maging maayos yung update nila. Kasi nga alam naman natin na delay na nga. Pero yun nga, kailan naman maging maayos din. Yung gawin nilang standard yung after midnight, nagkakaroon ng
nag-update na. So, hopefully, gumalik uli sa dati. Kasi dati naman, after midnight, nag-update sila. So, ngayon, medyo bumagal. Baka sobrang dami. Overwhelming yung system. Maybe, I don't know. Di naman po ko yung IT. Di ako yung ating ano, back-end. So, natawag natin na back-end po natin. Okay? So, hopefully, mga ka-pensionados, meron po tayo na natutunan sa ating GMS ngayon. Huwag po tayo magpanic kasi nga natural po yung pagbaba at taas ng market. Nakikita nyo, meron po ako mga video doon, yung emotion natin about investing. Huwag po tayo mag-alala. Tatandaan natin, lagi nang sinasabi natin, lagi nang sinasabi, lahat ng investment, lagyan natin ng presyo at pangalan para tayo ay ganahan. Diba? So, yun po ang gawin natin. Lagyan natin lagi ng presyo at pangalan yan. Huwag po tayong kakabahan. Huwag tayong magpanic. Kasi nga po, pag nagpanic po tayo, yung magiging decision natin ay, ano, kumaga, wala sa ayos, di ba? Sabi nga, kaya nga sabi ni Attorney, di ba? Attorney Bayan, when your emotion are high, your intelligence is low. So, kaya yung mga ka-pensionados, ha? So, please like my Facebook page, Young Pensionados. Please like, subscribe my YouTube channel, Young Pensionados. Lahat ng investment, lagyan natin ng presyo at pangalan para tayo ganahan. Ako nga pala si Alan Ray, ang inyong registered financial planner with a heart. O nga pala, ito pala ang aming product since 15 ng Nogabest.